Daddy, gusto mo trabaho mo, ha? Dad, hindi na pangatay na hanap. Bakit? Anong problema rin ko? Ano na? Dito. Oh, anong problema rin ko? Hindi ka naman daw umuwi, sabi ng mami mo. Eh, Dad, napaparty ako kagabi. Alam mo na, lalasing ako eh. Paano ka nakauwi? Di ba sabi ko huwag ka magmamaneho ng lasing? Dad, wag mo na akong pakialaman. Matanda na ako, alam ko na ginagawa ko. Buhay pa ako, di ba? Pinapilosopo mo na naman ako eh. Pinag-iingat lang kita. Ayaw kitang mapahamak. Dad, ginagawa mo na naman akong bata eh. Buhay pa nga ako. Saan ba si Miguel? May kailangan ako sa kanya. Gusto yung allowance ko, hindi mo naman ako bibigyan. Kitang ba si Utol? Mamaya muna hanapin ang kapatid mo. Tayo na lang muna ang mag-usap. Liga na, nasa meeting pa yung kapatid mo. Tara na at doon tayo mag-usap sa opisina. Sumali ka na sa Rotary kaysa sinuubos mo yung oras mo sa kakainom. Tingnan mo yung kapatid mo. Sa edad lang yan, ang dami niyang natulungan at napasaya. Ikaw, habang bata ka, mapakinabangan ka ng komunidad. Sayang naman ang panahon, anak. Ano bang nais mo sa buhay mo? Dad, hindi ako ang kapatid ko. Kailangan mo naman ako eh. Gusto ko mag-party. You only live once. Enjoy lang yung buhay. Sana habang bata ka, gamitin mo ang oras mo sa makabuluhan. Kita mo na ano nangyari sa'yo, kakaparty mo, na aksidente ka. Dad, babalik mo na naman sa akin yan eh. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ako may kasalanan nun. Okay? Uy, kumpara mo na naman ako sa kapatid ko, alis na lang ako. Tarak, sandali na! Kuya Rico! Uy, Tol! Dito ka pala! Galing ka sa office ni Daddy? Oo! Eh, patrip si Daddy! Hindi naman ako binigyan ng pera! Paano ka ba naman kasi bibigyan ni Daddy? Puro kainom! Eh, kilala mo naman ako! You only live once! Enjoy lang na enjoy! May iba tayo! Alam mo ba kung ano bukas? Friday? Anong okasyon bukas? Ano meron? Anong okasyon? Birthday ko! Ay, birthday! Nakalimutan ko, sorry, Tol. Yan tayo eh. Sorry. Pero teka, padalan mo muna ako, 10,000 lang. Ay, ako, ito na. Ayan na. Oh. Yan, thank you, Tol, ha. Teka, anong plano mo bukas? Ang plano kasi ni Daddy, maghanda na lang daw dito sa Rotary. Pero ang gusto ko naman, outreach program para makatulong sa nangangailangan. Tinan mo ikaw, ini-stress mo na naman yung sarili mo dito. Tinan mo ako, enjoy lang na enjoy. Sobrang sarap kasi sa pakiramdam pag nakakatulong ka sa kapwa mo. Well, anyway, alis ako. Sama ka, tara. Ride tayo. Sama ka. Saan naman tayo pupunta? Dyan lang, ride tayo dyan. Alis tayo.
Baka na pinakita, Daddy. Sige. Birthday mo naman. Papayag yun ako, bahala doon. Hindi ka na! Sige na nga. Maganda rin ang tanawin dito, Kuya. Oo nga eh. Alam mo ba, dito ako dinadala ni Dad dati. Oo. Dito niya ako tinuturuan magmotor. Si Dad? Hindi ko naman maiisip na si Dad magiging YOLO. Alam mo dati, parehas kami ng lifestyle ni Dad. Lahat ng ginagawa ko ngayon, ganun din ang ginagawa niya. Kaya nga, gulat ako nung bigling nagseryoso eh. Okay naman yung pagiging seryoso ni Dad. Marami naman din siyang natutulungan ng tao, Kuya. Eh, yun nga lang. Wala na akong kasama. Pwede naman ako. Talaga? Oo, Kuya. Intay mo lang matapos yung ginagawa naming project dun sa Rotary. Samahan kita. Oh, sige ah. Tuturuan kita magmotor, ha? Sa isang kondisyon. Ha? Siyempre may kondisyon. Iwasiwasan mo na yung pag-iinom mo, tapos yung pagmamaneho mo ng lasing. Sige, bahala na. Promise yan, ha? Sige. Hello, Kuya. Asan ka na? Papunta na ako sa party. Hello, Tol. Happy birthday. Wala, hindi ako makakapunta dyan. Pasensya na. Sobrang lasing ko na eh. Ha? Sige, pupuntaan kita dyan. Ako na bahala sa sarili ko. Kaya ko na to. Kuya, ano nangyari sa'yo? Tutol! Kasing ka na naman. Kuya, sumuli ka na sa'kin. Sa tayo munta. Sa bahay. Lasing ka na eh. Hindi, kaya ko to. Kaya ko pa to. Hindi ka na, sumabay ka na sa'kin. Hindi, hindi. Kulit mo naman eh. Ikaw na lang ba laging tama? Ayun naman. Wala na tayong panahon para sa ganyan. Iwanan mo na yung motor mo, sumabay ka na sa'kin. Pumunta na tayo ng party. Ikaw na lang laging tama, yabang mo eh. Kung gusto mong pumunta ako, iba mo yung kotse mo, sa akin ka sumakay. Dito ka sa motor ko. Kuya, wala ka sa wisyo para magmaneho. Sige na kuya, iwanan mo na yung motor mo. Papakuha ko na lang yan kay Mang Ben. Huwag ka ata eh. Sige na, pakuha mo na kay Mang Ben yung kotse mo. Motor na tayo. Hello, Mang Ben. Pwede niyo po bang makuha yung kotse ko dito sa Jericho Avenue? Sasabay kasi ako kay Kuya eh. May duplicate naman ho kayo ng susi, di ba? Apo, thank you. Punta rin po kayo sa birthday ha. Kita kids. Thank you po. Sige na. Sigurado ka ba? Oo! Ba't talaga kuya kaya mo magmaneho eh? Lasing ka eh. Kaya ko to! Duwag ka ata eh! Naka bang extra helmet dyan? Wala! Sumakay ka na!
Ano to? Saan ako? Asan yung kapatid ko? Sir, kalma lang po muna kayo kasi baka makasama po sa inyo eh. Hindi, nasan yung kapatid ko? Sir, kumalma muna kayo. Sir, wala po ba kayong maalala? Naalala ko par. Nagmamaniw ako, lasing ako noon eh. Lasing ako, kasama ko yung kapatid ko si Miguel. Na-involve po kasi kayo sa isang motorcycle accident and buti na lang po at nadala kayo agad dito sa ospital at ngayon, safe na po kayo. Ano si Miguel? I'm sorry to say sir, pero your brother didn't make it. Ha? Hindi. Hindi. Nasa yung kapatid ko? Pupunta ang kapatid ko. Sir, sir, kalma lang po. Makakasama po sa inyo ang pagbangon. Huwag po muna kayong tumayo. Sorry, Tol. Sorry, Miguel. Sorry. 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 Sorry, Miguel. Sorry talaga. Sorry. Sorry. So, Sir Rico, lahat ng vital signs mo is normal naman. So, ikaw, kamusta? Wala ka bang ibang nararamdaman? Ito, okay naman po, Dok. Unti-unti, nakakabalik na po sa mga dati kong hobbies. So, Sir Rico, ito naman yung result ng CT scan mo. Wala naman kami nakitang bleeding and hemorrhage sa brain mo. Dapat, after 1 week, bumalik ka dito ha, para ma-follow up natin yung mga mobility mo kung magiging normal na ba lahat. Okay po. Sige po, thank you, Dok. Thank you. Ayos naman. Wala lang masakit? Wala na. O sige, assess ko muna yung hands mo tsaka yung kung ano, fit mo ha? Sige po. Okay, tingnan natin kung wala na. So, taas mo muna. Okay, baba mo. Wala ka nang ibang naramdaman? Wala nang masakit dito? Wala. Sige, palpate ko muna yung likod mo ha? Tapos itaas mo yung kamay mo, okay? Okay. Ayan, okay na. Wala kang masakit? O sige, sa paa mo naman, tayo mo muna. Wala kang kakonte? O wala nang masakit? Wala na, Dok. Okay na. So, okay na. Sige na. Okay, Dok. Thank you. Thank you. Boss, magandang umaga po. Sir, naman sir. Morning. Anak, kamusta pakiramdam mo? Dad, ayos lang. Di pa pala nila inaalis yan. Nung birthday pa niya yan, ha? Hindi ko man lang naabutan yung birthday niya, Dad. Napakasama akong kapatid.
Dapat ako na lang ang nawala eh. Hindi yung kapatid ko. Sa yung mabait eh. Sa yung matulungin. Sa yung mas maraming matutulungan. Hindi pa huli ang lahat. Masaya na siya kung nasan siya naroon ngayon. Pwede mo ipagpatuloy kung ano na simulan niya. Hindi ko sasayangin ang pangalawang buhay ko. Sasali ako sa Rotary para mas marami akong matulungan. Tama yan, anak. Uy! Kuya! Basta? Pauwi na po. Ah, condolence. Salamat po. Salamat mo yung balita. Eh. Oo nga po. Kausap na ba kayo ng tatay mo? Yes, nakausap mo po si Daddy. Sabi ko po sa kanya, eh, sasali na po ako sa Rotary. Yan ano ba, anak? Hindi, pagbalik ko po. Oh, ano? Ayun na! Nandiyan si Dico Saisa, pakilala kita. Oh, sige po. Dico Saisa, gandang araw. Hi! Merrick! Yes. Good! Libre po ba kayo? At dapat siya kayo. Oo nga. Eh, kasama mo pa si Rico. Hi! Siya yung kapatid ni Miguel, na anak ni Alan. Hi, Rico! Oo, eh, kung saan ang matuto to sa Rotary din. Eh, wow! Kaya gusto ko yung pakilala sa'yo. Rico! Good, good! Sige! Come in! Yeah. Good time, please! Dico Saisa! Wala muna ako, ha? Ito ang bala kay Rico. Okay, I'll see you later. Sige po. Ingat okay. Po kayo. Rico. Oh, Rico, kamusta ka na? Ayos lang po, ma'am. You know, I heard the sad news, so sorry for the loss of your brother. Thank you po. You know how your brother is very much active, no, in Rotary. And we are so sad na nangyari yan because future leader sana siya. And ang dami niyang mga recognitions and awards na natanggap dito sa district. Oo nga po, nakita ko nga po. We're very much proud of him, yeah. Dami po niyang awards na natanggap po. That's right. So, in behalf of your family, condolence. Salamat po. Oh, so, napasyal ka? Opo, eh, gusto ko po sanang gawing mas makabuluhan ito pong second life na ibinigay po sa akin. Kaya nandito po ako ngayon. Kasi gusto ko pong maging member po sana ng Rotary. Wow! It's a good decision, no? And we're so happy na narinig namin sa'yo yan. And of course, in behalf of our district, 3780, we really wanted, no, yung mga youths na katulad nyo na ma-involve into Rotary. So, it is not really actually more on community service dito sa Rotary. But you know, another very important thing here in Rotary is you will be trained as a leader. So, gusto namin na nakakapag-recruit talaga kami ng mga bata na katulad nyo, yung mga young blood, no? Makapag-infuse kami yan sa club ng mga new members na katulad nyo at your age. Kasi siyempre kami, hindi ko naman sinasabi na pa-phase out na kami, no? But you know, kailangan namin talaga ng young blood kasi kayo yung mahuhusay ngayon, di ba? Lalo na sa larangan ng new technology, no? Sabi nga, kayo yung mga techie, di ba? So, mag-enjoy ka dito sa Rotary. Okay po, mukhang kasi ganda po talaga. Just like your brother. Grupo po ninyo. Eh, yeah. Paano po kaya ako magiging member? Ano po pwede kong gawin? Paano po ako mag-umpisa? Nako, napakadali. It will be very easy for you to be recruited, no? Unang-una, syempre, dun sa club, doon sa club na where your brother is in, no? So, i-recommend natin na makapag-attend ka ng tatlong beses na makapag-attend ka ng community service and then yung formal meeting, ayan, tapos yung activities and events sa Rotary. Kasi yung tatlong yon ay actually makikita mo na, magkakaroon ka na ng bird's eye view kung what is Rotary initially all about, no? And then later on, the club will going to decide kung if you are ready to be accepted. Okay. Ayan. And then once you became
a member of the Rotary, syempre, welcome ka with the, how do you call this, induction. They will going to set up an induction immediately for you to become a official member of the Rotary. Magkakaroon ka ng sarili mong identification number, mm-hmm. Yan. And you can attend na regularly, no? Doon sa mga club meetings. Mm-hmm. You are going to meet up all the club members, the district officers, of course, no? And then magkakaroon ka na ng interaction. Ayan, oh. And, you know, as I said a while ago, Rotary is not really all about community service because we do helping the communities, no, with in terms of the so many aspects. Because there is what we call the seven areas of focus. And I am the chair of the seven areas of focus because I've been in this position as a chairman of the community service for the past 5 years lang naman. 5 years? Oo. And alam mo naman, di tayo nagsasawa ever since that we became the president of the club, tuloy-tuloy na naging district officers tayo because, you know, doing good for the community is really contagious. Diba? Kumbaga, nakaka-addict, tumulong sa kapwa natin, especially nakikita natin na nagkakaroon ng changes yung buhay nila. Ano, natatouch natin sila with in terms of our genuine service, sabi nga. Okay, so after all those things that I've said, so I wanted to know what made you interested to get into Rotary? Actually po, gusto ko pong gamitin itong pangalawang buhay ko para maging blessing naman po ako sa ibang tao. Kagaya po ng kapatid ko, alam ko po napakarami niyang taong natulungan at gusto ko pong ituloy kung ano po yung nasimulan niya. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako na hindi po kayo sumuko, na imbitahan po ako dito po sa grupo po ninyo. Alam niyo naman po na medyo may katigasan po ang ulo ko noon, pero ngayon po, gusto ko pong magbago. Gusto ko pong makatulong sa maraming tao. Alam mo Rico, napakaganda, no? Na narinig ko sa iyo yan. And ngayon pa lang, no? Excited na kami na makasama ka dito sa Rotary. And napakaganda na sabi mo nga yung pangalawang buhay mo na is mong gamitin ito sa maganda for what God wanted you to become, no? Because you know, here on earth, we have our own mission and purpose, no? So it's really good thing that Rotary is here, you know, as a way to touch other people's life and to do service to humanity. And that is the only way that we can give gratitude to God for all His blessings that He is giving to us, no? And welcome ka, no? You're very much welcome to be one of the member here in Rotary. And I know mag-e-enjoy ka. You know, with that, ngayon pa lang, kinukongratulate na kita. And I know kung saan man naroroon na ang kapatid mo, ay masayang-masaya siya. And he will be also proud of you. Gagapayan ka niya sa iyong desisyon. Maraming salamat po talaga. Sobrang saya ko po. Congratulations po. At welcome to Rotary Family. Hi, Ma. Let's go. Hinihintay na tayo dito rin sa labas. Uy, nangyikusap si Mami. Ayan! Mga anak ko yan, Rico. Oh, you see? Mga interactors na sila and Rotaractors. At yung dalawa from Rotaractors naging club members na din namin sila. Hello po. No? So, we are already a family in Rotary. No? You know, in Rotary, we need to bring our family. Mommy, wait na po muna kami sa carpool, ha? Thank you. Meron kami ngayong RC Sipping Choir Fellowship, no? So, yaya-yaya ako ng mga bagets!
Ha? Good luck! At ikaw nung bahala. And again, welcome to Rotary. Thank you so much po. Rico, ang ganda nitong ginawa mo. Swak na swak sa youth service program. Oo kuya, talagang pinag-isipan ko yan kasi alam ko marami tayong matutulungan. Wow. Oo nga, idagdag natin sa community service program natin, mas maganda. Diba? Tapos yung orientation natin, lagay natin sa community service, maganda yan, swak na swak. Tama. Ayos. Sige. Ayos, ayos. Nanalo ko. Galing talaga ni Rico, no? Talagang ang dami niya natutulungan. Ganun talaga pag nasa Rotary. Ah, parang kapatid niya, di ba? Oo. Sa Rotary dati. Maliligaw tayo ng landas pero may mga taong magtuturo sa atin ng tamang daan para makarating sa ating paroroonan. Padaming balakid, padaming problema ang makikita mo sa biyahe pero hindi ito dahilan para tumigil at huminto. Natuto ako dahil sa kapatid ko. Ngayon, nasa matuwid at maayos na daan na ako. Panahon naman para tumulong ako sa mga naligaw ng landas dito sa ating biyahe ng buhay.